Hello guys, gusto ko sana magpasalamat sa mga nagsusupport sa akin sa Facebook tsaka sa YouTube. So eto na guys, finally malapit na siyang matapos. Ayan. Ayan. Ayan po. Ay, hindi pala. Hindi pala akin to. Terminal pala to, terminal tsaka business complex. Ayan. Joke lang guys, joke lang. Hello guys, good afternoon. This is me again, Jepoy, and welcome to my channel. So for today's video guys, ngayong hapon na to, pupunta tayo sa San Isidro Village para makita natin yung bagong infrastructure na ginagawa na naman dito. Yung provincial terminal and business complex. Punta natin para makita natin kung ano yung update. Let's go guys, samahan nyo ko. Ayun na guys, let's go. So yun guys, bibisitahin naman natin ngayon ang isa pa sa mga properties ko na ako lang ang nakakaalam. Pag nalaman ng may-ari o ng nagpapagawa, wala na, the end na. Tapos na. Hindi joke lang. Eto guys, punta tayo ng San Isidro Village dito lang din sa Virac, Catanduanes. Sa pagbaba natin mismo mula ng ano, ng airport side or airport site. Ayun, nandito na tayo sa San Isidro Village kung saan nandun yung Provincial Integrated Transport Terminal and Business Complex na nandito sa Virac. So, pagdating mo dito sa may Virac Water District, mag-left ka na. Yun yung pinaka-landmark. And nandito ka na sa business complex na to. Sa unang pagpasok mo pa lang, may techno park vibe ka mararamdaman. Okay. Pero hindi naman. So, una nga lang, unang passport. So, magra-ride tayo dito para makita natin yung itong ginawang transport terminal. So, ayan. Hindi ko din inakala na magkakaroon ng ganito dito. So, panibagong infrastructure para sa mga taga Catanduanes, sa probinsya or sa isla ng Catanduanes. So, pupuntahan natin to guys and titingnan natin yung loob. Pero hindi naman tayo papasok. Dito lang tayo sa labas. Since salamin lang din naman yung iba dito, so maaaninag natin kung ano yung mga nasa loob. So ito siya guys. Ito yung building or infrastructure na ginawa dito. Ang ganda pala ng combination ng cream tsaka brown, tapos may highlight na teal. Ito. So ito, dito na magiging terminal ng mga ano, mga sasakyan papunta ng iba-ibang parte ng Catanduanes. Dito lang, sa province ng Catanduanes lang. So yan, Provincial Integrated Transport Terminal and Business Complex. So nandito lang yan sa San Isidro Village. So yan siya guys. So ang nasa side niya ay yung nasa front view niya. Ganito pa masupal. Marami pang mga puno. Pero alam ko in time, ano to, madidevelop pa to. Nakakatuwa lang talaga. Na nakikita mo unti-unti nagkakaroon ng progress o development talaga dito sa lugar na to. So ito yung PITTBC. Wow, PITTBC. So para siyang ano, super mini na PITX. At maganda yung idea kasi kung titingnan nyo dito, kalat-kalat yung mga paradahan ng sasakyan papunta sa iba't ibang lugar dito sa Catanduanes o sa isla. Kaya maganda na merong isang integrated transport terminal na lugar lang para at least nandun na lahat and kinagandahan meron pang business complex. Hindi ako makapaghintay na ma-develop talaga to or mag-open to sa public para naman, ayun, boom. Tapos ito yung kabila, annex naman to. Akalain mo yun, may annex ka agad. Tapos sa likod ng annex na to, makikita natin yung mga government offices, itong RHU, itong may raid. Tapos yung katabi naman is Department of Justice. Ayan. Ayan, tignan nyo ng mga Catanduanes kung ano yung improvement dito sa isla. Lalo na sa mga umalis na ng Catanduanes or hindi na nakakabisita ng Catanduanes or ng Virac specifically. Ito, may panibago tayo ditong lugar kung saan makita natin yung development ng isla. Don't worry guys, ipapaalam ko sa inyo kung ano yung mga plano ko ditong gawin. Tsaka. And etong blue building guys na maliit na nasa unahan lang nung annex ay Municipal Task Force Office. Jepoy, alam mo ba yung ginagawa ng mga
taga-task force office, syempre nagtatrabaho. Oo nga, nagtatrabaho. Ano nga ang ginagawa nila? Eh di, office works. Hindi, yung responsibilidad niya. Responsibilidad kaya nga hindi ako nagtrabaho dyan, kaya ayoko ng responsibilidad, di ba? Bubu? Ay, wow. So yun guys, nandito na tayo sa, ano, sa harap, sa tapat ng terminal, ng PIT, ng PITTBC, ng PITTBC pala. So ngayon, dito muna ako sa baba para i-tour natin to. So, ito ang sarap. May makikita tayo dito mga stalls, mga rental stalls na pwede-pwede yung pagrentahan para mag-business kayo. Pero wala akong idea kung magkano magiging rental fee ng stalls dito kasi ayon sa aking source, wow, my source, yung pala, shoutout pala, Madam Bean, napaka-humble din tulad ko. So yun, sabi nga, wala pang specific rates yung magiging rental fee ng stalls dito kasi basta kasi. Tapos itong pala guys, nandito tayo sa harapan. Ito, gagawin natin itong lift or elevator. Basta yun, nandito tayo sa harapan, dito sa may canopy sign. Yan. Sa may provincial chuchu. So ito yung harapan niya, tapos aakyat tayo dyan guys. So ito na, nasa taas na tayo. Tapos ito ngayon sinasabi ko sa inyong front view. Ayan. Naturey, di ba? Wow, naturey. Kitang-kita niyo yung bundok. Tapos more stalls pa rin dito sa taas, sa second floor. Tapos yung blue BFAR office, tapos yung katabi naman, MDRRMO. Another government office. Maraming government offices dito sa loob na to. So, alam mo ba? Nandito tayo sa harapan pa rin, guys. And nasa second floor tayo. And papasilip ko ulit sa inyo itong view ng harap, yung front view. Kasi ang presko-presko lang kasi sa mata kasi green ang makikita mo. Kahit commercialized na yung space, green pa rin yung makikita yung sa harap. Tapos ito yung mga stalls niya dito sa taas. Hindi ko lang alam kung ilang square meters ang each stalls na nandito. Tapos nandito tayo sa may harap pa rin. Sa may canopy sign ng provincial chuchu. Tapos bababa tayo dito sa may, ano, sa may hagdan. Sa gilid nito. Tingnan natin yung dito sa first floor or nasa ground floor pala. Sisilipin natin dito sa may salamin kung ano ang itsura. And eto nga. Pag halimbawa kung nakarating na kayo ng PITTBC, ganito yung ano yung itsura niya. May mga waiting area. Tapos etong sa right wing na to, yung dulo na yon, pag nandito kayo sa ground floor, ito yung magiging view nyo. Wow. Ayan. Sa right wing to ah, sa gilid. Ayan, kitang-kita niyo yung ano, yung banwa. Kitang-kita niyo yung bayan ng Virac. Ayan. Kasi medyo elevated yung lugar na to kaya ganyan. Tapos syempre aakyat ako sa second floor para mas makita natin. Ayan. O ito yung second floor. Mas kita obviously yung bayan. And yung eye view ng dagat, kitang-kita na rin. So ito yung magiging view niyo dito sa loob. Ay sa gilid. Then, bababa na ako guys sa ground floor ulit. Kasi dito lang tayo nakapag-park and madilim. So, eto nga guys. Hello guys. Gusto ko sana magpasalamat sa mga nagsusupport sa akin sa Facebook tsaka sa YouTube. So, eto na guys. Finally, malapit na siyang matapos. Ayan. Ayan. Ayan po. Ay, hindi pala. Hindi pala akin to. Terminal pala to. Terminal tsaka business complex. Ayan. Joke lang guys, joke lang. Ngayon guys, masabi ko, in fairness, malaki siya. Ano, parang ano, parang PITTBC ang big. Oh, joke lang. Yun, parang PITTBC ang, ito. Yun. Parang PITTBC ang big niya. Mini PITTBC. PITTBC. Pero sa tingin ko matagal-tagal pa to, pero maganda to pag-alimbawa. Nag-open to sa public na pag nag-operate na to. Sobrang ganda. Huwag Catanduanes. Yan guys, thank you so much. And lalabas na tayo dito kasi baka masita na tayo ng guard. Pero mabait naman si Manong guard. So dito ako dadaan sa loob para makita natin ang mas malapitan pag mula sa labas itong PITTBC. Wow, PITTBC. So ito guys, sooner or later, mag-improve pa ito lalo. Alam ko hindi pa ito tapos, lalo na itong nasa front view. Kasi alam ko magkakaroon pa ito ng mga exit roads or ng mga road networks kasi hindi pwedeng doon lang sa harapan magkakaroon ng daan. So
somewhere there, gagkaroon pa ng mga networks, road networks. And regarding sa rental rates ng mga stalls dito sa loob, I'll let you know guys, pag-aralan ko munang maigi pag nasa mood na ako. And diretso muna tayo dito para makita pa natin yung ibang offices or government offices. Kaso pagligo ko may nakabantay. So atras tayo, babalik tayo. Kala ko si wala ng tao. So, tamang smile lang, saka tango-tango. So babalik na tayo guys. Pero nandito sa loob ay Regional Evacuation Center tsaka MSWDO or Municipal Social Welfare and Development Office. So alam mo ba kung anong ginagawa na? Eh di syempre nagtatrabaho uli, office work. Pasok 7, labas 5, ganun. Tapos itong red guys, RHU, tapos yung katabi niya DOJ. So yan yung ilan sa mga government agencies, offices na nandito sa loob ng business complex na to. Tapos yung nasa dulo na puti, yan yung MDRRMO. Yung nagsusupervise ng mga emergency operations, investigate ambulance operations, mga ganun, patient transfer, search and rescue, relief operations, evacuations, and other emergencies. Galing ko na. Hindi, binasa ko lang yun. And dito naman, Provincial Police Office. So yun guys, thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe. Have a good one. Bye!